Alam ko na sumama ang loob mo sa akin ng birthday ni Bea. Anak, pasensya na, hindi kita nabati. Gulo-gulo kasi ang isip ko noong araw na yun eh. Ang daming problema. Sa trabaho, sitwasyon namin ng nanay mo. Sa mga nangyayari sa pamilya natin. Apo tay, okay lang po, naiintindihan ko po yun. Anak, kung talagang ayaw mong pabumalik sa nanay mo, nakikiusap ako. Umuwi ka na sa akin. Anak, kinausap ako ni Toni. Binibigyan niya na ng deadline ang pagtira mo dito. Kung hindi ka pa haalis, siya mismo magpapaalis sa'yo. Baka palakihin pa niyang isyo, ayoko nang dumating sa ganun. Sige po, tay. Ayusin ko po. Tara na. Anak, uuwi ka na sa akin? Tay, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Basta po pag pinalis ako, di aalis ako. Tapos ako na lang po iisipin kung saan ako pupunta pagkatapos. Anak, may problema ba? Wala po, tay. May kailangan lang po kasi akong gawin. Hindi ko po kayo maasikaso ngayon. Oh, sige, anak. Hindi na kita iistorbohin. Sige po. Corrine. May problema ka, tandaan mo. Dito lang ang tatay. Hihintayin kita. Akong anak. Dahil lang sama akong anak. Pinaparis na ako ng ate mo. Babe, si ate nagpapaalis sa'yo dito. Hindi ako. Sino ba nakatira dito ever since? Sino ba may-ari ng kondo? Uy, sige. O anong plano mo pag umalis ka dito? Saan ka titira? Hindi ko alam. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin. Hindi talaga pwede. Dahil dito ka. Dito na yung bahay mo. Sa akin, kasama ako. Hindi na tayo pwede maghiwalay, babe. Pamilya na tayo eh. Magkakapipi na tayo. Pero Ryan, kaya ba talaga natin? Natatakot ako eh. Kaya ba talaga natin na tayo lang dalawa? Kakayanin natin. Tutulungan tayong dalawa. Huwag kang mag-alala kay ate. Hanggang salita lang yan. Hindi kanya mapapaalis dito at hindi ako papayag yung gawin niya yan. Nakakita kami ng lupa sa Laguna. Ang ganda nung location at mura pa. Mm-hmm. Well, why don't you guys take me with you next time? I think I'm interested in to buying one too. Oh, yeah, sure. Oh, look. Nanalo ang UDM. They're advancing to the finals.
Ryan could be the MVP for this season, Toni. Well, he should be. Ako kaya first coach niya. So wait, how do you know that he won? May update ka? Yeah. Si coach. Ano, kasi brad niya nung college, yung coach niya na Ryan. Small world, huh? Mm-hmm. Hey, you know what? Why don't you guys stay for dinner? I'll have Meredith cook something nice. I'll call Ryan, have him tell the team to come over here. You can call the coach. We'll celebrate. Okay. That's a good idea. But wait. Gusto mo ba talaga ipag-celebrate yung kapatid mo? Oh, you just wanna make him feel miserable? Huh? Look, you know, hindi makakapunto yung girlfriend kapag ka dito nag-celebrate yung varsity, di ba? Seryoso, that was so far from what I was thinking. Ryan can invite whomever he wants. Kahit ano naman gawin ko, di ko naman ba pipigilan yung Corrine na yan eh. I mean, hindi nga nahihiya mag-stay sa loob ng condo ko. I'm gonna call Ryan. As usual, it's gonna take me 10 calls before he can pick up the phone. Baka naman nasa shower lang. Yeah. Wait, tawagan ko na lang si coach. Ikaw na? Oh. Buti na lang naisipan natin yung pasok si Gandes. He's our hero for this game. That's right. Marunong din pala ito, no? Ipubuga rin pala. Oh, Lu, bro. Oh, panalo. Oh, guys. Saan tayo mamaya? Wala mo celebration? Hindi saan pa ba? Di shot na, di ba? Oh! Ayan. For the invite, kaso hindi namin kasama si Ryan, wala siya. Teka, ano nga palang balita kay Ryan? Totoo kayong sinasabi nila, Chloe? Meron ko nga eh. Alam mo naman yung mga yun, di ba? Kapag chismosa ko minsan. Ay, paano kung totoo? Eh, di lagot. Sakit sa ulo yun man. Ewan ko nga ba kay Ryan? I do not know what he sees in that Corrine. The same way that I don't understand bakit ka head over heels kay Leandro. So? Are they coming? Ernie, nakausap mo? Yeah. Si coach. So, pupunta sila? Hindi daw nila kasama si Ryan. Umalis siya bago natapos yung game. What do you mean? So, pati sa basketball, nagbubulakbol siya? No, no. He had an emergency. Emergency? What happened? Is he okay? Sa kanya, walang nangyari. Pero sa girlfriend niya, meron. Hinimatay daw at nira sa clinic. Apparently, she's pregnant. That's what Matt said. Pero hindi pa naman sigurado yun. Kaso yun yung usapan sa campus. No, wait. Baka chismis lang yan. I mean, we gotta hear from Ryan first, right? I mean, what do you expect? They're pretty much living together. So it's not far from happening. So wait, kung totoo yun, what are you planning to do? I guess I have to do what any good sister would do kapag nakabuntis ang kapatid niya. Hello, Bea. Bakit? Hello, Joel. Asan ka? Tapos na ba yung game niyo? Nandito ako sa may entrance ng UDM eh. UDM? Ba't nasa UDM ka? Inaantay ko si ate. Makikita kasi kami dapat eh. Kaya lang hindi siya nagre-reply, baka nakapatay yung phone niya. Hata mo ba siya dyan? Teka lang. Punta kita, ha? Uy, Galvez! Saan ka pupunta? Uy! Saan celebrate? Paano yun? Saan pumunta yun? Uy, Joel! Congrats, ha? Panalo pala yung UDM, eh. Paano mo nalaman? Eh, din sa mga estudyanteng dumadaan dito. Pinag-uusapan nila, panalo daw kayo.
ano pang narinig mo? May napag-usapan ba sila? Yun lang. Bakit? Wala naman. Tara, uwi na tayo. Uy, hindi, hindi. Joel, ano ba? Hindi pwede, hindi pa ako pwede umuwi, no? Kaya nga kita tinext, di ba, para samahan mo akong hanapin si ate? Eh, pagod na ako eh. Tsaka, ang laki-laki ng UDM. Paano mo hahanapin si Corrine dyan? Eh, sa dalawang lugar lang naman pumupunta si ate pag gantong oras eh. Baka sa library o kaya sa office ng prof niya. O kaya baka umuwi na siya kasi nakalimutan niya na magkikita kayo. Kaya, tara na. Uwi na tayo. Huwag mong hanapin yan. Hindi naman siguro nakalimutan ni ate na may usapan kami ngayon, no? Eh, di kung pagod ka, di mauna ka na. Okay lang ako dito. Basta kulintayin ko si ate. Yes, come on. Sana, Bea. Sigur. Hintayin ko nga si ate. Ay! Shhh! Shhh! Ang mga siyan eh. Ay, si Joel. Wait lang, wait lang. Sige. Hi, Joel! Hi! Nakita mo si Corrine? Pinuntahan kasi namin siya sa clinic, pero wala na siya. Oo nga. Clinic? Na-clinic si ate? Ay, hindi. Chumurot yung chan niya. Sa may library, chumurot. Oo, sa may library. Tapos sinamahan niya yung classmate niya sa may CR. Tapos doon siya chumurot. Saan, teka. Ano ba talaga? Sino ba sa inyo nagsasabi ng totoo? Siya. Ako. Teka, Joel. Alam mo ba to? Tartato kasi. Okay, fine. Yes, dinala yung ate mo sa clinic. Pero we really don't know why. Yeah. Pero kasi may kumakalat na chismis around ka. Anong chismis? Hindi, walang chismis. Ay, preggy kasi yung ate mo. Ate mo, preggy. Preggy ako. Hashtag. Pumutok na nga yung panubigan ko doon kanina. O, naglalakad ako dito. Basang-basa nga ako. Preggy ako. Hashtag preggy. Oo. Kina mo basang-basa nga ako ngayon, no? Shucks, ang lagkit. Oh my gosh. It's okay. Ganda-ganda mo talaga, no? Mamaya ko sa akin. Oo. Magyan mo ka. Uy, Joel, bilisan mo naman. Bea, huwag na kasi. Anong huwag na? Hindi pwede. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong malaman kung totoo ba yung mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya. Hindi yun totoo. Eh, paano mo naman nasabi? Nakausap mo na ba siya? Nasabi niya na ba sa'yo na hindi yun totoo? Na nagsisinungaling lang sila? Na hindi niya magagawa yun? Ate ko yun, Joel. Hindi maliit na bagay yung kumakalat tungkol sa kanya. At hindi ako matatahimik kahit hindi ko mismo marinig sa kanya ang totoo. Ang tanong dyan, Bea, ready ka na bang malaman ang totoo? Ibig mo sabihin, totoo? Kung totoo yun, dapat sabihin niya sa akin. Huwag niya akong taguan. Eh, paano kung hindi pa siya ready sabihin sa'yo? Ito nang gagawin ko. Hihintayin ko kung kailan na siya ready? Hindi, Joel. Kailangan kong malaman ngayon na. Yun ang desisyon mo. O sige, puntahan mo. Pero di na ako sasama sa'yo, ha? Bakit? O, sige na. Hindi na tayo pipiliting sa mama. Gusto mo, hintay na lang kita dito. Huwag na. Kaya kong umuwi mag-isa. Ano ginagawa mo dito? Ikaw, ate. Bakit mo ko inin dyan? Galing akong UDM. Pinag-uusapan kanila. Totoo ba? Bea, sagutin mo na lang, ate. Totoo ba? Ayaw mo sagutin. Sige, si Kuya Ryan yung tatanungin ko. Kuya Ryan? Bea! Oo. Oo, buntis ako. Totoo. Magkakababy na kami ni Ryan. Pero paano ka? Paano yung pag-aaral mo? Hindi ko alam.
Kaya hindi ko pa alam. Kala ko ba, ate, alam mo na yung ginagawa mo? Na hindi ka gagawa ng mga bagay na ikakasira ng kinabukasan mo? Kaya mo nga tinalikuran si nanay, di ba? Kasi pinagbibintangan ka niya dahil wala siyang tiwala sa'yo. Patunayan mo! Pero bakit ganito, ate? Bakit ka pumayo na magkaganto ka? Eh, Bea, sa nagkaganito na eh. Andito na to, ano pa pong magagawa ko? Eh, sana kasi hindi ka nalang umalis. Paano ka pa papatawarin ni nanay ngayon? Paano ka pa haharap sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam, pero ayoko munang isipin yun. Bea, sobrang na akong stress ngayong araw na to. At kung nandito ka para sigawan ako, awayin ako at pagalitan ako, please, umalis ka na lang. Hindi naman to yung kailangan ko ngayon eh. Kailangan ko nang magpahinga. Andaya mo, ate. Andaya-daya mo. Hindi lang yung pamilya mo yung tinalikuran mo eh. Pati yung sarili mo. Pati yung mga pangarap mo. Ano? Paano ka naingan? Wancho. Sino si Wancho? Siya. If it's a boy, we call him Wancho. Wancho talaga? Oo, para lalaking lalaki. Parang siga. Paano kung babae? Winona, parang maganda pahinga. Gusto ko yun. If it's a girl, we'll call her Winona. And if it's a boy, call him Wancho. Pero mas maganda siguro kung pangalan niya meaningful sa ating dalawa. Kaya nang. Plato! Plato? Eh, parang ang hirap naman nun. Paano kung tuwagan siya mga classmates niyang Plato? Oo. Oh, okay. Sige, wag yun. Raiko. Raiko Briones. Raiko Natividad Briones. Di pala pwede. Hindi naman tayo totoo mag-asawa eh. Hindi tayo kasal. Magpapakasal tayo. Pakakasalan kita ko rin. Will you marry me, Corrine? Yata. Kumusta ang laro ni Joel? Okay lang po. Nanalo ba siya? Opo. Okay ka lang? Ba't ganyan ang itsura mo? Pagod lang po siguro na eh. Sige, magbihis ka na para makakain na tayo.
teka, sandali. Nakita ba kayo ng ate mo? Hindi po. Sayang naman. Hindi niya nakita yung suot mo. Yan na lang po ba ang mahalaga sa inyo ngayon, Nay? Ang makita ni ate nakasuot ako ng mamahaling damit? Yan na lang po ba ang importante sa inyo ngayon? Eh paano kung hindi naman po ito mahalaga para sa kanya, Nay? Paano kung may ibang bagay na mas mahalaga na kailangan niya pagtuunan ng pansin ngayon? Hindi niyo po ba naisip yun? Anong pinagsasabi mo, Beatrice? Nagtatanong lang naman ako, ah. Ang dami mo nang sinasagot. Ano, kinakalaban mo na ako? Kumakampi ka na sa ate mo? Sorry po, Nay. Hindi ko po sinasadyang masabi yun. Dala lang po siguro ng init ng ulo sa pagod. Pwes, huwag mo ibunto ng init ng ulo mo sa akin. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Matuto kang gumalang. Huwag kang gumaya sa ate mo. Magbihis ka na. Bakit hindi pwede? Hindi tayo pwedeng ikasal. 17 pa lang ako. Hindi tayo papayagan. Pero mag-18 ka na, di ba? Hihingi ako ng consent sa parents mo para payagan tayo magpakasal. Talaga? Gagawin mo yun, babe? Eh, hindi nga kami okay ng pamilya ko, di ba? Gagawin ko yun para sa'yo. Gagawin ko yun para kay Baby Rai ko. Now, answer me. Will you marry me, Corrine? Will you marry me, Corrine Natividad? Will you wait for me, Ryan Briones? Hanggang sa mag-18 na ako. At pwede na ako ikasal sa'yo. I will wait for you, Corrine. Even if it takes forever. Sabay tayong haharapin to. Sabi natin papalakin si Baby Rai ko. Sabay tayong tatanda. Sabay tayong papasok sa school bukas. At hahawakan ko ang kamay mo. Hindi ko bibitawan to. Para malaman nilang lahat na we're in this together. Tayong dalawa lang. Ito. Yan. Wala pa tayong engagement ring. So, ito na muna. May pen ka ba dyan? Pentel pen?